Salamat po sa banal na presensya. Purihin ang iyong pangalan. Hallelujah. Ngayong oras na ito, sa pakikinig po namin ng iyong mensahe, as we devote ourselves unto you, let faith arise within our souls. This is our prayer in the powerful name of Jesus Christ. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. We are all feeling the excitement in our hearts. Kasi po, araw-araw, ang sarap na alam natin, hindi lang tayo ang nagpipray sa ating kwarto o sa ating pong bahay na kasama po yung ating pong family. We have a lot of brethren from different places po dito po sa Philippines and even in other nations praying with us. Yun lang pong alam natin, maraming nagpipray na kasama po natin. Yan po'y kagalakan na po sa ating pong puso. At ang sarap na ito po ay nagbibigay ng kalakasan din po sa atin. Thank you, Jesus. Let's open our Bibles to John 17 from verse 19 to 21. Babasahin po natin ito sa Tagalog. Patungkol po ito sa pagtatalaga ng Panginoon ng kanya pong buhay na kung saan siya po ay nagtagumpay bilang ating pong tagapagligtas. At meron tayong matututunan po sa kanya na kung paano nagtalaga ang ating Panginoon ng kanya pong buhay. Ngayon pong 2022, napakahalaga na magtatalaga rin po tayo ng ating pong buhay. Ang sabi po dito, at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang salibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang sabi po sa English, John 17:19, and for their sake, I consecrate myself, that they also may be sanctified in truth. Ang ating pong bibigyang diin ngayon pong araw na ito is about consecration. This is one of the keys to multiplication. I-emphasize ko po dito, this is one of the keys to multiplication. Kaya key to multiplication po ay ang consecration. Kung titignan po natin, every year, napakahalaga na ang bawat Kristiyano po, consecrated po tayo. Sapagkat hindi ho magaganap o mangyayari ang anumang pong kapahayagan ng Panginoon, yung ating pong tema, napakatindi. Mula po noong pong dumating po ang pandemic, yung pong 2020, we have that theme, manifest. Tapos po last year po ay overcome. Ngayon naman po ay multiplication or multiply. Kung wala pong higher level of consecration, ay hindi po magaganap ang lahat ng ito. Kasi pagbungad pa lang, pagbukas pa lang po ng bawat taon, ay meron na po mga pagsubok na dumadaan sa ating pong buhay. Every theme, every word that we receive from God, definitely, ito po ay nasusubok. And if we don't have this kind of consecration, baka unang taon pa lang po o unang buwan pa lang ng bawat taon po ay bibigay na ho tayo at hindi na ho tayo makapagpapatuloy. Subalit kung ito po ay ating naiintindihan, kahit ano pong pagsubok ang dadaan sa ating pong buhay, if we have consecrated ourselves unto the Lord, magpapatuloy pa rin na mangyayari ang mga pangako at kapahayagan po ng Diyos sa atin. Kaya lahat po ng mga nagpipray po ng multiplication po dyan, kailangan po natin yung higher level of consecration. When we say we are consecrated, it means we are set apart for a greater purpose. Meron pong dakilang layunin ang Diyos sa ating pong buhay at kailangan tayo po ay nakatalaga. And we are declared sacred. Kapag po sinabing declared sacred, hindi po natin ipapagamit ang ating pong buhay, yung ating buong pagkatao sa mga bagay na hindi po kalugod-lugod
sa ating pong Panginoon. Minsan, ako po'y nag-preach at ang sabi ko po, parang meron po mga upuan na nakalagay po dyan, reserve. Ibig sabihin po, kung kanino po naka-reserve po yung upuan, hindi po yan pwedeng upuan, kundi yung uupo lamang po doon po sa reserve seat ay kung kanino po ito naka-reserve. Kaya kapag naka-reserve po yan sa mga pastor, pastor lang po ang gagamit dyan. Kapag po ushers po ang pwede lang pong umupo dyan, naka-reserve po sa kanila, sila lang ang pwedeng umupo dyan. Sino po naniniwala, naka-reserve na po tayo sa mga layunin ng Panginoon? Magsabi po ng Amen. Kaya kung tayo po'y naka-reserve para po sa greater purpose, doon lang po natin ipapagamit ang ating pong mga buhay. Lalong-lalo na po ngayon pong 2022, this life is reserved for multiplication. This is reserved for supernatural increase. Kaya lahat ng ating pong gagawin, dapat ito pang multiplication po lahat ito. Lahat ng gagawin po natin, ito po ay pang supernatural increase na kung saan mapaparangalan ang Diyos sa ating pong buhay. Tatlo pong bagay ang ating pong makikita sa mga talatang ito. Unang-una po yung readiness for consecration. Pangalawa po yung reason for consecration. At pangatlo po yung result of consecration. Unang-una po yung readiness. Ang sabi po ng ating binasa, and for their sake, I consecrate myself. Kapag po ang ating Panginoon ay nagsabi po ng ganito, I consecrate myself, very ready ang Panginoon sa consecration. Kapag din po tayo ay nagsabi, I consecrate myself, we are very ready for consecration. Pwede po ninyong i-type po yan. Pwede po natin sabihin ng personal ngayon. As we start 2022, ilagay po natin, I consecrate myself. Pwede po ba natin isigaw ngayon yung mga nandito na mga kasama ko? 1, 2, 3, I consecrate myself. Meron pong consecration na dapat nating isagawa, mga kapatid, na ito po dapat ay personal. Hindi po tayo nakikigaya-gaya lang. Kanina po nang binanggit natin, I consecrate myself, dapat talagang kino-consecrate natin ang ating mga sarili. This is a personal choice. Kasi po, hindi po lahat, lalo na sa panahon natin ngayon, ay nagtatalaga ng kanilang po mga buhay. Isa pong best example po in the Old Testament that he consecrated himself was Noah. Ang sabi po ng Genesis chapter 6, verse 5, to verse 6 hanggang pong verse 7 hanggang verse 8. Ang sabi po dito, or hanggang pong verse 9 ng ating pong babasahin, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang mga tao. Verse 7 and verse 8, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit, si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe. Noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating pong nabasa, ang sabi, laganap ang kasamaan sa buong daigdig. Halos lahat daw ng nasa isip ng tao at laman ng kanyang puso ay puro kasamaan. Ang hirap po atang mabuhay doon po sa panahon na yon. Pero sinasabi po ng Biblia, ang pagparito daw po ng anak ng tao, ang pagparito po ng ating pong Panginoong Jesus ay kamukha ng panahon ni Noe. Actually, mas matindi po ang kasamaan sa ating pong kapanahunan. Dumarating nga ang mga panahon na nakasulat po sa aklat po ng Roma na ang mga tao po mag-iimbento ng kasalanan, mag-iimbento po ng kasamaan. Actually po, noong pong panahon po ni Noah, wala pa man pong internet at that time. Wala po mga computers at that time.
Ngayon po, sa panahon natin, ang kamunduhan ay nasa loob na po ng bahay kung hindi po tayo magbabantay. Nandoon po yung matinding salitang ngunit. Yung salitang but, B-U-T. It means, kahit laganap ang buong, ang kasalanan sa buong sanlibutan, may isang tao sa pangalan po na Noah, na siya po ay nagtalaga ng kanya pong buhay. Kaya mga kapatid, it's a personal choice. Kahit po laganap ang kasalanan at kasamaan sa buong mundo, kahit ito po'y paangat na ng paangat, we can choose to dedicate and consecrate ourselves para po maging kakaiba yung buhay natin, at sa pamamagitan ng buhay na ito, gagamitin tayo ng Panginoon para palaganapin ang kanyang katuwiran sa buong mundo. Isa pa pong example po ay si Daniel. Ang sabi po ng verse 8 of Daniel chapter 1, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Alam niyo po, sa panahon na yon, kasi po yung mga pinapakain po sa kanila ay hinihandog po yan sa mga Diyos-Diyosan. Ayaw na ayaw po ni Daniel na madungisan ang kanya pong buhay. Actually, ang binabanggit po buhay po dito ay hindi lang po yung kanya pong katawan. Kasi po, pagkain po yun eh. Pwede naman po para sa katawan niya yun. Kaya lang po yung pagtatalaga ng buhay po ni Daniel, it's not only po yung kanyang physical na katawan, kundi yung kanyang spiritual life. Ayaw niya na yung mga naihandog sa mga Diyos-Diyosan, ito po ay kanyang kainin sapagkat meron po siyang sariling Diyos. Ayaw niya na meron pong ibang Diyos na nagmamay-ari na kanya pong buhay. Tayo po na nagsuko na ng buhay natin sa ating pong Panginoon, walang ibang Diyos ang dapat maghari po sa atin. Walang ibang Panginoon ang hahawak ng ating puso at kaisipan. One aspect of consecration, my friends, yung ang Panginoon lamang ang ating sinasamba. Siya ang laman ng ating puso. Siya ang laman ng ating kaisipan. Siya yung ating inuuna araw-araw. Kaya nga si Daniel, sa pagtatalaga ng buhay niya, imagine that, 3 beses sa isang araw, siya ay nananalangin at nakikipagniig sa ating pong Panginoon. Ang ating pong Panginoong Yesus ay nag-consecrate din po ng kanya pong sarili. Hindi lang po sa kanya pong panalangin, kundi mismo sa paglalakad po niya sa mundong ito. Ang sabi po ng Marko, the book of Mark, chapter 10, verse 45, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran. Ito po ang kanyang consecration, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. That was the very purpose of the Lord Jesus Christ. He came not to be served, but to serve. At ang sabi dito, not only to serve, but to give his life as a ransom for many. Yung nakatalaga na ang buhay ng Panginoon, na siya po'y mamamatay para sa atin. Kaya yung mga simpleng mga bagay na ginagawa po sa kanya, noong pong siya po ay pinagwiwikaan ng masasamang mga salita, walang kwenta sa Panginoon yun. Tuloy-tuloy lang siya. Nung po siya ay binugbog, nung po siya ay hinagupit, nung linagyan po siya ng koronang tinik, ano pa po, binunot po yung kanyang mga balbas. Pagkatapos po niyan, ay yung pong natumba pa po siya sapagkat hindi na po niya kayang pasanin ng kanya pong krus. Pero pinilit pa rin po niyang tumayo. Bagamat po siya ay tinulungan po ni Simon, ano po, pinilit pa rin po niyang tumayo hanggang makarating po siya ng Golgotha. You know why? Kasi ganoon siya nakatalaga. Kailangan niyang tapusin ang kanya pong takbuhin bilang tagapagligtas ng buong sanlibutan na ito.
Nakatalaga siyang mamatay para sa atin. Kaya alam niyo po, kapag meron tayong pagtatalaga ng ating pong buhay, walang kwenta yung mga pagsubok na dumarating sa ating pong buhay. We are focused more on what we need to do on this earth. Example po, yung mga mangangaral ng salita po ng ating Panginoon. Wala hong pwedeng pumigil po sa ating pangangaral. Maging po ang virus na ito na dumarating sa buong sanlibutan, maaring kung meron man pong darating pa na mga viruses, walang kwenta po yan sa lahat ng mga nakatalaga ang buhay sa pangangaral. Tayo po na mga Kristiyano, we are unstoppable because we believe we have been called by the Lord out of darkness into His marvelous light to declare all the praises of the Lord, to declare the wonderful things na ginagawa ng Lord sa atin. Para ho tayo maging patutuo sa buong sanlibutan na ito sapagkat diyan nakatalaga ang iglesia ng ating pong Panginoon. Dapat po hindi mapigilan ng ating mga bibig, yung ating mga paa, para po tayo'y magpatuloy na palaganapin ang kaharian ng Panginoon sa mundong ito. Can I hear an amen po? Mas malakas pa. Yes! Thank you, Jesus! Kaya inilagay ko po dito, meron tayong personal consecration. Ito po yung ating personal choice. In Romans 6:13, huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Kaya lahat daw ng bahagi ng ating katawan, maging kasangkapan ito sa katuwiran. Bakit po? Ito po kasi ay kapahayagan sa mga tumanggap na sa Panginoon. Tayo po na nga mga nakipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng bahagi ngayon ng ating pong buhay, yung ating pag-iisip, yung ating pagnanasa, maging yung mga kamay natin, yung bahagi ng ating body, yung ating pong kamay, yung ating paa. Lahat ng ito, saan tayo pumupunta? Ano yung ginagawa ng ating mga kamay? Ano po ang nagiging laman ng ating isip? Anong nagiging laman ng ating pong puso? Yung ating pong dila, yung ating bibig, ano po ang lumalabas dyan? Ano po ang parating tinitignan ng ating mga mata? Lahat pong yan, ito po dapat ay nakatalaga sa katuwiran. And that is consecration. Part po nung sinabi po ni Job na sabi po niya, talagang itinalaga na po niya na ang kanyang mga mata ay hindi po titingin ng malalaswa, di po ba? Kaya isa po yan sa pagtatalaga. Ang ganda po sa panahon natin ngayon, kapag po tayo ay napapalibutan ng kasamaan, nakatalaga yung buhay natin at sasabihin natin, kailanman ayaw kong madungisan ang aking buhay sapagkat ang lahat ng bahagi ng aking katawan ay nakatalaga sa Panginoon. And what is the reason why we consecrate ourselves? Ang ating pong Panginoon, sabi niya, for their sake, I consecrate myself. It is not only for our sake, it is for the sake of other people. Consecration, to consecrate ourselves means it is for the benefit of other people. Consecrate ourselves for the benefit of other people. Tayo po na mga tatay na naririto. Tayo po na may mga asawa na. Bakit tayo nagko-consecrate? For the sake of our wife. For the sake of our family. Meron pong nakabanggit po dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 14. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi ang inyong mga anak ay
magiging marumi, ngunit ngayon sila'y mga banal. Hindi po ibig sabihin kapag po born again na po yung tatay, born again na po ang buong pamilya. Hindi po ganun kasi po personal po yung pagtanggap sa Panginoon. Ang binabanggit po dito, malapit sa kabanalan, mga kapatid, ang buong pamilya. Madali po ang pagliligtas kapag po naka-consecrate yung tatay o naka-consecrate yung nanay. Isipin po ninyo, yung buong pamilya hindi pa po tumatanggap sa Panginoon, pero yung tatay nakatalaga sa Diyos. Kamukha po ni Noah. Dahil nakatalaga si Noah sa ating Panginoon doon sa time na yon, di ba na bahagi na niya ng salita ng Diyos ang kanyang buong pamilya? Kaya anong nangyari? Naligtas ang buong pamilya po niya doon po sa panahon na yon. Kaya malaking bagay na kahit meron lang pong isa sa loob ng bahay na talagang 100% ay nakatalaga ang buhay sa Panginoon, malapit sa kaligtasan ang buong pamilya. Lalong-lalo na makikita mo yung maagang-maaga pa lang nagpipray na yung tatay at naririnig po ng asawa, naririnig po ng mga anak. O kaya po yung asawang babae, yung araw-araw siya po ay nagpipray. Ang dami po mga testimonies na may mga anak, naririnig po yung nanay nila everyday, nagpipray, na-convict po yung mga ano yung mga anak, kaya sila po ay na-born again. Yung mga iba nga po, naging lingkod pa ng Panginoon because of the prayers of the mother and the father. Kaya napakahalaga kung kayo po ay nakatalaga sa Panginoon, kahit mag-isa lang po kayo, magpatuloy lang po kayo. Something will happen inside the house. Continuously consecrate yourself for the sake of your family. At hindi lang po para sa pamilya. Tayo po na mga pastor, tayo po na mga lingkod ng Panginoon, mga workers. Napakahalaga po na nakatalaga tayo. This is for the sake of the church. Kapag po ang isang lingkod ng Panginoon fully consecrated, buhay na buhay ang kanyang pananampalataya. Magiging buhay din ang pananampalataya ng mga tao. Kapag daw po ang isa pong lingkod ng Panginoon, patay sa kanyang sarili, patay sa kanyang sariling pagnanasa, magiging buhay ang iglesia. Kaya napakahalaga na consecrated po tayo para sa ibang tao. At ang mangyayari po nito, kapag ang buong iglesia ng ating Panginoon ay consecrated, magiging ano po siya? Magiging kasangkapan yung ating pong consecration para maraming tao ang maidala natin sa ating pong Panginoon. Pangatlo po, dito po tayo magtatapos. The result of consecration. In verse 20, ang sabi dito, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang salibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. The ultimate result of personal consecration is world conquest. That is multiplication. Kasi sabi ng Panginoon, ang kanyang pinagpipray ay hindi lamang po yung mga disciples, kundi yung mga maniniwala pa sa kanya dahil sa mga patotoo patungkol sa ating pong Panginoon. We are now consecrating ourselves, my friends, because a lot of people will be saved by means of our testimonies of consecration. Ang pinakalayunin at resulta ng personal na pagtatalaga ng ating buhay ay ang kaligtasan ng maraming tao. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ito po ang susi ng multiplication na binabanggit po ng ating pong theme for 2022. Imaginein po ninyo, isa puso at isa isip natin, kung kaya lahat ng miyembro ng pamilya consecrated sa Panginoon,
ang buong Christ in your family, lahat ng members, consecrated sa Lord. Ano kaya ang mangyayari ngayon pong 2022? Grabe! Kaya matindi po magiging susi nito. Yung po mga young people natin, consecrated lahat kay Lord, isipin niyo po yan. Ano kayang mangyayari po sa ating pong youth service? Yung kapag tatayo yung ano po natin, yung preacher natin na youth, yung hayag na hayag po yung consecration niya. Tapos yung mga worship leaders natin, consecrated. Prayer pa lang, prayer leader pa lang, consecrated na. Lahat ng mga manggagawa, consecrated. Yung mga ushers natin, consecrated. Tapos, yung mga pastor natin, consecrated lahat. E paano po mangyayari niyan sa evangelism natin? Through ano po? Through online. Na pati yung mga cameraman natin, pati ho yung nasa media, all of us consecrated. Meron po ano yan eh, meron pong united spirit. Yung consecration na yon, alam niyo po, mararamdaman yan ng maraming tao. Kasi, anuman ang nasa atin, yan po ay maililipat sa iba. Kaya ito po maging prayer po natin after we have already prayed po sa ating pong mga prayer request. Ang gagawin po natin ngayon ay ipagpipray naman po natin ang lahat ng mga Kristiyano. Ipagpray natin na consecration po ay talagang mangyari ngayon pong 2022 na ito. Pwede po ba tayong yumuko at tayong manalangin? Thank you, Jesus. Oh, we bless you, O God. Thank you, Lord, for this word consecration. We will not stop declaring about this message about consecration. Even every start of the year, we will talk about consecration. Para po paangat na ng paangat ng paangat ang level po ng aming consecration. Malapit ka nang dumating, Panginoon. At dalangin po namin sa iyong muling pagbabalik, ang masumpungan po ninyo ay isa pong iglesyang consecrated. Hindi po kayo babalik para po sa isang iglesya na marumi, isang iglesya na malayo ang puso sa inyo, kundi kayo po ay bumabalik para sa isang iglesya na patuloy po ninyong nililinis araw-araw. Binabalik yung pong passion, yung alam ng pag-ibig po para po sa inyo. Hallelujah. Lord, tinataas po namin ang inyong iglesia. Kung mababa ang level ng consecration, dalangin namin umangat ngayong pong taon na ito. Na sa lahat ng aming ginagawa, ito man po'y sa panalangin, sa aming pong devotional life, sa aming pagbabasa ng Biblia, sa aming pangangaral, at sa lahat ng uri ng paglilingkod, lahat ng ito, it will be done out of a consecrated kind of life. Oh Lord, we pray for consecrated pastors, consecrated worship team, consecrated intercessors. We pray for consecrated ushers, oh God. We pray for consecrated Sunday school teachers, Lord. We pray for consecrated evangelists, teachers, all workers. We pray for consecrated workers. We also pray for consecrated fathers, mothers, and children na sa loob ng bahay, yung pagtatalaga ay maging matingkad, na siyang magdadala ng kaligtasan, Panginoon, sapagkat magiging halimbawa ang maraming tatay, maraming nanay, maging yung mga anak na hindi pa po ligtas ang mga magulang. We pray for young people na maging consecrated at maging halimbawa sa loob ng bahay para po ang mga batang ito, kapag nakita ang consecration sa kanila, magbabago yung tatay, magbabago yung nanay, sapagkat makikita nila ang buhay ng Panginoon sa mga kabataan at tatanggapin ng mga magulang na ito ang Panginoon sa kanila pong buhay. Sa oras na ito, Lord, gusto po naming samantalahin
ang oras na ito ng pagtatalaga. We will pray today at gusto po namin sambitin mismo sa aming po mga bibig na kami po'y magtatalaga muli ng aming buhay. Thank you, Jesus. Sa atin po na gustong magtalaga muli ng buhay sa Panginoon, ating pong talikdan ng lahat ng ating ginawa noong pong 2021. Bagamat po this is the start of month of February, naniniwala po tayo kahit po ang February, kailangan mas angat yung ating pong consecration. Ano man pong nangyari noong pong January, ay ating pong idalangin na lalong iangat ng Panginoon yung pong ating pagiging Kristiyano. Saan ka man naroon, ikaw ay manalangin sa Panginoon. Sumunod ka sa aking panalangin ng pagtatalagang muli ng ating buhay sa Panginoon. Sabihin po natin ng malakas, Panginoong Jesus, sa oras na ito, muli po akong nagtatalaga ng aking buhay. Ano mang aking nagawa noong pong nakaraang buwan, maging nung mga nakaraang taon na hindi naging katanggap-tanggap sa inyo pong harapan, lahat ng ito'y hinihingi ko po ng tawad. At lahat ng bahagi ng aking katawan ay gusto ko pong maitalaga sa inyo. Gamitin po ninyo ako sa kapurihan ng inyo pong pangalan. Ngayon pong taon na ito, gusto ko pong mag-multiply. Gusto ko po na gamitin ako ng Panginoon sa ikaliligtas ng maraming tao. Dalangin ko po na ang salitang multiply ay hindi maging salita lang sa akin. Ito'y maging buhay sa atin. I pray, O God, yung pong supernatural increase ay mangyari sa aking buhay. Salamat po. Tinatalaga ko pong muli ang aking buhay sa inyo. Gamitin niyo po ako sa kapurihan ng iyong pangalan. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Ako na lang po ang magpipray. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa oras na ito. Salamat din po sa bagong araw na ibinigay niyo po sa amin na kung saan, Panginoon, na naranasan namin muli ang iyong banal na presensya. And we are praying that the presence of the Lord that we are experiencing every day, ito po ay magtutuloy-tuloy at manatili yung pong pagnanasa sa aming puso, the earnest desire every day to be in your presence. Na ikaw, Panginoon, ay aming maranasan araw-araw. At sa oras na ito, sa aming pansamantalang pagtatapos, dalangin po namin manatili ang iyong pag-ibig, kapayapaan, kagalakan ng Panginoon nagbibigay ng lakas sa amin at sa buong araw na ito, magiging mabunga sapagkat tutulungan niyo po kami sa lahat ng aming mga gawain. Sa pong lahat ng papuri, parangal at pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa pong aming dalangin, ang lahat po'y magsabi ng Amen. God bless us all po. Magkita-kita po tayo muli bukas. Basta't pa, mga bisig mo'y ulang.